I am loving. I am fabulous. I am beautiful. I am saved. I am a victor. I am faithful. I am devout. I am accepted. I am a Christian. I am MCC. And I am MCC. I am MCC. I am MCC. And I am MCC. 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 Our reading is taken from the book of Acts, chapter 16, verse 23 to 33. After they have given them a severe flogging, they threw them into prison and ordered the jailer to keep them securely. Following the instructions, he put them in the innermost cell and fastened their feet in the stocks. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Suddenly, there was an earthquake so violently that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened and everyone's chains were unfastened. When the jailer woke up and saw the prison doors wide open, he drew his sword and was about to kill himself, since he supposed that the prisoners had escaped. But Paul shouted in a loud voice, "Do not harm yourself, for we are all here." The jailer called for lights, and rushing in, he fell down trembling before Paul and Silas. Then he brought them outside and said, "Sirs, what must I do to be saved?" They answered, "Believe on the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." They spoke the word of the Lord to him and to all who were in his house. At the same hour of the night, he took them and washed their wounds. Then he and his entire family were baptized without delay. In these human words, God's word is heard. So we begin our August sermon series titled Trapped. Now, trapped. Pagkakulong, pagka-trap. Titignan natin ang ilang mga kwento sa Biblia kung saan na-trap ang ilang mga biblical characters at paano ito related or anong aral ang pwede natin matutunan sa mga kwentong ito sa ating panahon ngayon sa sitwasyon ng pandemya. So we begin the August sermon series Trapped. And we begin with the story of the Apostle Paul and his companion Silas. They were imprisoned in the city of Thessaloniki. Sila ay kinulong pagkat kanilang pinalaya mula sa exploitation ang isang batang babae na ginagamit ng iilan para pagkapirahan. No? Yung batang babaeng ito ay supposedly merong spirit o isang espirito na nagbibigay sa kanya ng kakayanan na manghula to foretell the future. At pinaalis o inexorcise ni Paul yung spiritong iyon dun sa batang iyon. So nawalan siya ng kapangyarihan. At nawala din yung, nawala yung kakayanan ng bata, hindi na siya pwedeng pagkakitaan ng mga nagmamay-ari sa kanya. No? Isa siyang alipin. So nagalit yung mga nagmamay-ari sa alipin, sa batang babae. At yung mga may-aring ito ay nag-cause sila ng kaguluhan laban kay Pablo at kay Silas. So kinulong si Pablo at si Silas, at nung sila ay kinulong, sila ay hinubaran at binugbog, at sila ay inilagay dun sa pinakailalim at pinakamadilim na sulok nung kulungan. Narinig natin na nung kinagabihan, habang sila ay nagdarasal at umaawit ng mga hymns, no, ng papuri kay Jesus o sa Diyos, lumindol ng pagkalakas-lakas na nagdulot sa kulungan na mabuksan ang mga pintuan at matanggal ang kanilang mga pagkakagapos, ang kanilang mga gapos. Hindi ito ang huling beses na makukulong si Paul. Maraming beses following this na siya ay mahuhuli at makukulong dahil sa kanyang traveling ministry.
Makailang beses na ilan sa kanyang mga sulat, no, the letters of Paul, ay isusulat niya sa loob ng kulungan, yung mga letters niya to some of the churches. Sa kwentong ito, narinig din natin na sa kabila na buksan na yung kulungan, natanggal na ang pagkakagapos nila, ay pwede na silang makalaya o tumakas, no? Si Paul, si Silas at yung iba pang mga bilanggo. Pero minabuti nilang hindi umalis o tumakas. At marahil sa tingin ko nakumbinsi ni Paul yung iba pang mga bilanggo na manatili doon, wag tumakas. Pagkat alam ni Paul na pag isa sa kanila ay tumakas, lalo na siya, pag siya ay umalis, may mga nganib na buhay. At yun na nga, muntikan ng mag-suicide o patayin niya yung kanyang sarili, yung jailer, yung gwardiya. Siguro ito yung pinaka-head ng mga gwardiya. Dahil siguro, alam niya, once na malaman ng mas mga nakakataas sa kanya na nakalaya o nakatakas yung mga bilanggo, eventually, papatayin din siya as punishment sa pagkakawala ng mga nakakulong. So, binalak niyang patayin yung kanyang sarili, ngunit pinigilan siya ni Pablo at ni Silas at sinabing lahat sila ay nandoon. Ngayon, kung sakaling tumakas si Pablo at si Silas, hindi lang naman yung gwardiya ang mga nganib. Hindi lang siya magkukumit ng suicide, or kung hindi man siya magkumit ng suicide, papatayin siya ng gobyerno, ng estado, pati yung kanyang pamilya maapektuhan dahil matay siya eh, papatayin siya eh. So, may ibang buhay na mga nganib at maapektuhan kung sakaling nagdesisyong tumakas, umalis si Pablo at si Silas. Marahil pa nga, siguro naisip nila ito ay sinyales o Diyos ang may gawa ng lindol at yun ay sign na para sila ay makatakas. Pero mas minabuti nilang manatili dun sa kulungan. Kaya naman to some extent, medyo parallel ito sa iilan sa atin ngayong pandemic. Tayo ay nakakulong mahigit na 4 na buwan na, mahigit 100 days na. At alam natin na para sa iilan sa atin, ang pananatili sa loob ng bahay ay makakapagligtas hindi lamang ng ating buhay at buhay ng mga minamahal natin, pero buhay din ng iba pang tao. Sa kabila ng pagkakakulong natin sa ating mga bahay, tayo pa rin ay makakapaglingkod at makakapagbahagi sa iba. Hindi dahilan ng ating pagkakakulong upang hindi ipahayag ang mabuting balita sa iba at sa iba't iba pang kaparaanan ayon sa ating kakayanan o sitwasyon. Sa ating Open Table Church, sa patuloy nating Sunday Community Connect, we have at least 3 or 4 new people na nag-start o na-meet natin sa service na ito. They haven't been to our physical church, to our physical worship prior to the pandemic. So nakilala nila tayo primarily sa online connect. At doon natin sila napaglilingkuran sa pagkakaroon ng isang virtual safe space para sila ay maglahad ng kanilang mga pinagdaraanan ngayong pandemic. There is one particular young person who continue to connect with us. Umaattend siya every now and then. Minsan pa nga kasama yung kanyang partner because tayo lang ang outlet niya. Isa siyang young LGBT na nakakulong ngayon sa kanilang bahay kasama ang pamilya niyang according sa kanya ay homophobic, no, conservative, very very conservative Christian. So in our limited capacity and also because of the pandemic situation, we are still able to encourage that person and give that person some hope. Napakaliit na espasyo, virtual space to give encouragement and hope sa isang kapatid natin na nahihirapan sa pagkakakulong niya sa kasama ang kanyang family. At naipagdadasal natin ang bawat isa
at nakakapagdasal tayo ng magkakasama sa pamamagitan nitong Sunday Connect. So sa loob ng mahigit 4 na buwan, nakita rin natin ang iba't ibang mga tao, organisasyon at simbahan, mga grupo, private individuals na tumutugon sa pangangailangan ng ibang mga kababayan natin. May mga pribatong individuals at organization ang nagbigay ng mga relief efforts or relief packs sa ilang mga communities. May mga fashion designers, mga clothing businesses at mga mananahi ang gumawa at patuloy na gumagawa ng mga PPEs, no? Personal protective gears para sa mga frontliners natin. Meron ding mga individuals na ginamit ang nakita ko sa news some time ago, no, nung middle of the ECQ or even at the start of the ECQ, may mga private individuals na ginamit ang kanilang private cars upang maghatid sundo ng mga medical frontliners at maghatid sundo rin ng iilang mga may sakit na hindi naman COVID related, no, ihatid sa ospital at pabalik sa bahay. Ginawa nila ito ng libre at bukal sa kalooban. Ang iba naman sa atin, dahil ito lamang ang meron tayo at ito ang ating kakayanan, ay nag-donate ng pera sa mga organization na siyang gumagampan at tumutulong sa pangangailangan ng marami nating mga kababayan. Pagkat ano nga ba ang mabuting balita? Ano ba ang makukonsider nating gospel, lalong-lalo na sa panahon na ito? Paano nga ba maipapakilala si Hesukristo? Hindi ba't ang mabuting balita ay sa pamamagitan ng ating pagtugon o pagtulong sa ating kapwa na nahihirapan? Ang mabuting balita ay ang pagsagip sa buhay ng iba sa kabila ng ating sariling mga pinagdaraanan at sa kabila ng ating pagkakakulong sa ating mga tahanan. Sa lectionary gospel nga para sa Sunday na ito, bagaman hindi ito ang ating preaching today, ang gospel lectionary ay yung kwento ng feeding of the 5,000. No, 5,000 nagugutom na mga tao matapos marinig si Jesus na magturo. So sa kwentong ito, makikita natin na kaakibat ng mabuting balita ay ang pagpapakain. Kaakibat ng pananampalataya ay ang pagtugon sa kagutuman at pangangailangan ng iba. Lalong-lalo na siguro sa panahon ngayon ng pandemya. Sapagkat ang ating pagiging tagasunod ni Kristo ay hindi naman natatapos o nakukulong sa ating mga tahanan. O hindi rin naman nakukulong lamang sa loob ng kapilya o simbahan. Sa loob o labas man, may pandemic man o wala, tayo ay tagasunod ni Kristo at tinatawag na maglingkod at magmahal. Sa anumang sitwasyon at sa anumang lugar, tayo ay nananatiling kamay, paa at bibig ni Jesus sa mundong ito. Tayo ay nananatiling isang buhay na balita, a living word, a living good news na nahahayag sa kung paano tayo nakikipagkapwa-tao, lalo na sa harap ng pagdurusa ng iba. Ito yung sinasabi at tinuturo ni Pablo na ang buhay natin ay laan kay Kristo. Ang tunay na Kristiyano ay ang buhay niya ay nakalaan kay Kristo. So sinabi ni Pablo sa isa sa kanyang mga sulat, "It is not I who live, but Christ who lives in me." So sa pagpapatuloy ng pandemyang ito, mas marami pang mga kababayan natin ang mga nganibang buhay at malulugmok palalo sa matinding kahirapan sa kawalan ng trabaho at sa kawalan ng maayos na tugon ng gobyerno. Sa tingin ko, malalagpasan lamang natin ito at pare-parehong maliligtas kung tayo ay magtutulungan at kakapitan ang isa't isa. Hindi yung iisipin lamang natin ang sarili nating kaligtasan at komportabling pamumuhay, lalong-lalo na sa ating mga nasa middle class or upper class. Hindi yung wala na nga tayong pakialam sa kababayan natin,
sisisihin pa natin sila na mga walang disiplina o matitigas ang ulo. Na sa tingin ko, sa one of the news ay nung chinek nila yung data ng Google, I don't know, some other internet data, nagpapakita na sumusunod ang maraming Pilipino na magstay sa tahanan at hindi lumabas. Maski nga sa usapin ng mental and emotional health, ang pag-survive ng bawat isa ay nakasalalay sa ating patuloy na pakikipag-ugnay, pakikipag-usap, at pakikinig sa isa't isa. Prolonged isolation and too much individualism kills us and kills others. Si Apostol San Pablo at si Silas ay pwede nang lumabas mula sa kulungan. Marahil sa kanilang isip, ang lindol ay ang paraan ng Diyos para sila ay makalaya at hindi mapahamak. Hindi naman nila alam kung kinabukasan sila ay bibitayin o lalong papahirapan. Hindi rin nila alam kung makakalabas pa ba sila o forever na silang ikukulong. Pero minirapat nilang manatili sa kanilang selda upang hindi manganib ang buhay ng iba. Hindi lamang nila inisip ang kanilang sarili, iniisip din nila ang kapakanan ng iba at dahil doon, hindi lamang nila nailigtas ang buhay nung gwardiya, nung jailer, na ibahagi rin nila ang mabuting balita na buong loob na tinanggap ng gwardiya at ng kanyang buong pamilya. Maraming klaseng pagkakakulong at pagkakagapos. To some extent, lahat tayo ay may kanya-kanyang karanasan ng pagkakakulong sa pandemyang ito. Pero even before the pandemic, marami ng ibang uri ng pagkakakulong o pagkakagapos. Sana ang ating pagkakakulong sa ating mga tahanan o ang limitadong paglabas natin ay hindi dahilan upang makulong tayo sa pagiging makasarili at mapanghusga. Harinawa sa ating pagkakakulong sa pandemyang ito, manatiling malaya ang ating mga puso na humunawa at ang ating mga kamay na tumulong at magbigay. Sa pamamagitan nito, tulad ni Pablo at ni Silas, makakapagligtas tayo ng buhay at makakapagdala ng mabuting balita at ng pag-asa sa iba. So patuloy nawa kayo palakasin at pag-ingatan ng Diyos kay Kristo Jesus at samahan sa bawat oras ng Diwang Banal. Amen.